Hey, welcome. I think another video lectures are in first concrete. So this video will be lecturing or will be discussing short columns. Okay, so make sure na meron tong module sa inyo. You can download in our LMS because we'll focus on the computational part. I'll just discuss some of the important formulas that we'll be using in the computations. Okay. So in the type of columns, we have three major types of columns. We have the tied. Okay? Yung tied section is actually meron siyang ring. Itong ring na to tinatawag nating lateral ties for columns. Okay? It has the same function sa beam, yung stirrup sa beams. Main function is to hold these vertical stirrups in place. Okay? Okay. And of course, yung shear forces sa columns, para ma-minimize yung shear forces sa columns. And then, ang purpose ito is para at least pag i-hold yung, kunyari ito yung column natin, maiwasan natin yung pagganyan ng bakal. Okay, kunyari ito yung main natin. So, to keep this straight, ang ginagawa ng ring na yan is, yan, ito dapat ang mainan. So, ito yung function yun. Okay? Para may maiwasan yung buckling nung ito. Okay. Second type is yung spiral column. Ito. Yung, by the way, sa tied column, yung arrangement ng main bars natin is dito. Okay? Dito siya naka-arrange. And then, sa spiral naman, yung arrangement ng bars natin is spirally. Okay? So, usually, yung ginagamit dyan is mga circular shape na sa columns. And then, we have the sections. Okay? Do not be confused na even though the section is circular, but if the arrangement of ties is like this, ganyan, this is still considered as tied column. Okay? Tied column pa rin daw because of the manner of arrangement of the main bar. Okay, so yun. So we'll go to the maraming mga blah blah dito. You can just read it in your module, but I want to focus on the strength provided by a column. Okay? So meron din yung mga subscript na ginagamit natin dito. Okay, so the general formula or the nominal axial load of strength of column is this one. Okay? So kung ito yung shape natin, column. Okay, this part is actually the stress due to concrete. Okay, ito yung axial strength provided by the concrete. And then this one is, ito concrete, ito naman is for the reinforcement. Okay? So pag pinag-combine mo yan, ito yung nominal axial strength ng column. So merong reinforcement yan, ito yon. So, if you have load, ito, meron kang P, ang bubuhat niyan is yung concrete and the reinforcement. So, ito yung combination niya. This is yung AG, AST, this part is yung A net ng concrete. Okay, sinubtract natin yung area occupied by the steel. Now, sa code natin, yung design strength, okay, so, dapat yung design strength, ibig sabihin, yung design strength ng reinforced concrete RC column natin, okay, ito yon, dapat mas malaki siya or equal siya sa expected ultimate load or axial load na bubuhatin. So, ibig sabihin nito, let's say, ang design axial load ng column, let's say, 570 kilonewton, and then yung expected load, let's say, yung expected load natin is 500. Pag kinompare natin yan, since mas malaki yan, ibig sabihin, yung capacity ng column is greater than yung expected load na bubuhatin. So, ganito dapat yung ito yung expected load, yung PU, ito naman yung design strength ng column mismo. Okay? So, ito yung formula. Now, in the design strength, meron dinagdag yung code
na 0.8 and 0.85. Okay, saan ginagamit to? Ito is for yung normally sa kalam kasi is meron siyang eccentricity. So ito yung kalam natin. Let's say kung yung kalam, ito yung cross section niya, kung nasa gitna yung T, ibig sabihin niyan concentric kalam. Okay, concentric kalam. Ibig sabihin, yung axial load will be uniformly distributed dito sa area na to. Now, kapag merong displacement from the center of gravity ng kalam or the plastic centroid, let's say nandito siya, meron siyang eccentricity, nagkakaroon ng bending moment. Okay, ito yung eccentric kalam. Pero this time, we'll focus on concentric kalams. So, ito, to account yung possible deviation ng axial load na hindi nasa gitna, nasa plastic centroid, nag-impose tayo ng factors, reduction factor na 0.8 and 0.85. 0.8 for tide column and 0.85 for spiral columns. Okay, that's why yung formula ngayon, ito na yun, for tide columns. Okay, ito yung general formula. And then for tide columns, we impose yung reduced value na factor na 0.8. Ito na yung P, yung design strength. And then, this is for spiral. Now, ano naman ngayon yung additional dito? Now, furthermore, sabi ng code, yung maximal usable design strength lang natin, kailangan natin i-multiply. Diba? Meron tayong strength reduction factor phi. Okay? Yung phi, strength reduction to. Okay? Strength reduction. Okay? Meron tayong yung strength reduction factor for tide columns, meron tayo dito. Okay? Pro-provide natin yan mamaya pag dito tayo sa code requirement. Okay? Yung phi na yan, nasa code requirement yan. Now, for tide columns, yung ultimate axial load capacity niya is ito. Copyin ko lang ito. P.8 multiplied by yung ito, this strength. Now, yung reduction factor natin is 0.65. Okay? For tide columns. And then, yung steel ratio for tight columns is using this formula AST over AG, nagre-range yan sa 0.01 to 0.08. So, dapat within this range yung steel ratio natin. And then, if you rearrange the formula, let's say, ito naman ginagamit sa design. This is for analysis. Okay, ginagamit to for analysis. Ito naman for design. So, kung i-analyze mo, i-check mo lang siya kung within the code limits. Now, kunyali, i-design mo naman siya, of course, kunin mo yung trial area, ito naman yung gagamitin mo. Okay? Meron tayong mga code requirement for tight columns. Okay, yung main reinforcement should, ito yun, okay, yung steel ratio, 1% to 8%, okay, ito yun. Second, the minimum number of longitudinal bars is 4 within rectangular or circular ties. Ibig sabihin nito, pag, let's say, rectangular or square, ang minimum, okay, longitudinal bars natin is 4. Okay, we say minimum, 4. And then, dapat, yung number of bars mo is 4 and number of bars should be even. Bakit even? Let's say, ito yung cross-section natin. Okay, let's say, gagamit ka ng 5 na 16. Mm. Kung gagamit ka ng 5 na 16, let's say, ilagay mo dyan, dito, dito, and dito. Now, saan mo ngayon ilalagay yung isa? Okay? Hindi naman pwede dito. Kasi nasa concentric. Hindi tayo pwede dyan. Kasi magkakaroon na ngayon ng unbalanced or kumbaga unsymmetric placing of reinforcement. So, nilagay dito for short tide columns, yung number of bars, minimum number of bars is 4 and it should be even. Bakit? Para mas madali siyang i-arrange. Okay? So, hindi mo na pwedeng ilagay sa gitna. Okay? Wala naman, hindi naman pwedeng maglagay ng bakal sa gitna. So, instead of 5, gagawin mo siyang 6. Paano kung 6? Okay, ma-arrange mo na ngayon yan, symmetric. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, even pag tight columns. Even yung number of bars. Okay. Next, yung lateral ties natin should be 10 mm. For
hanggang sa kapag ang main bar mo is 32 mm pababa. And then 12 naman kapag 36 or greater than 36 mm diameter. Ito na yung gagamitin ng 12 mm. And then spacing of tie rod shall not exceed. Okay, ito yung mga maximum spacing ng tie wires natin. Ano ba yung tie wires? Yun yung pakita ko lang yung tie. Ito. Ito yung mga ties natin. So, it should not exceed the least of these three. Yung 16 bar diameter, 40 tie wire, and least dimension of the columns. And this is the typical arrangement of columns. Okay, meron to sa mga module nyo. Okay, how about for spiral? Sa spiral naman, ang reduction factor natin is 0.75 kasi nakispecify ito sa code. Ganun pa rin yung steel ratio, 1% to 8%. And then, meron tayong minimum number of longitudinal bars is 6. Okay? 6 naman dito. And hindi na even kasi regardless, kasi circular naman yan, pwede mo siyang i-arrange symmetrically, kahit even or odd yung number of bars. Basta ang minimum number is 6. Okay, yung number 3 naman, yung minimum code requirement is yung diameter dapat is 10. Okay? Yung diameter is 10 and yung clear spacing between spirals shall not exceed 75 at hindi rin bababa ng 25 mm. Yung, ito yung sinasabi, yung pitch, yung spacing ng bawat spiral. So, not greater than 75 and not less than 25. Now, we have also a minimum steel spiral ratio given by this formula. Okay? And then, yung actual is given by this formula. So, try natin i-derive mamaya to. Itong minimum. So, for the meantime, just memorize this as a formula for columns. Okay? Okay, balik tayo, punta tayo sa examples. Okay, to apply those formulas, try natin tong example number 1. Okay? So, we have the maximum design. So, find the maximum design axial load strength for the tied column. Yung cross-section niya is 450 by 450 and reinforced with 8 na 28 mm. And then, yung 10 mm ties na naka-space sa 250. Okay? Short column tayo. Assume short column. Now, use F prime C is equal to 27.5 and Fy is 414 megapascal for both longitudinal steel and ties. Okay? So, this problem is actually analysis kasi titignan natin kung ano yung maximum design capacity na kaya niyang buhatin as per code requirement. Okay, so analysis problem tayo. Well, let's start with, okay, check natin if adequate ba yung steel na nilagay. Okay ba tong 8 na 28? So, check natin. So, yung steel ratio, di ba meron tayong steel ratio for tied columns na dapat hindi bababa ng 1% and hindi tataas ng 8%. So, check natin. So, yung steel ratio is AST over the gross area of concrete. So, yung AST is yung area ng 28. Area ng 8 na 28. So, ito yan. Yung steel ratio is 0.0243. Okay. So, yung 0.0243 is greater than 1 but less than 0.08. Or greater than 0.01 but less than 0.0. So, okay to. So, adequate yung nilagay na reinforcement. So, okay na yan. So, kaya calculate the design axial load. Check natin kung ano yung kaya niyang buhatin. So, once na ganun to, let's say yung eto is bumaba sa 1%, use 1% dito sa design axial load. And ito naman, tumaas ng 8%, ang gagamitin mo is yung 8%. Okay? Pero kapag nasa in-between siya, ang gagamitin mo is yung actual. Next, so since tied columns natin, ito yung formula, ang phi natin is 0.65. Okay, sasubstitute lang natin yan. So, 0.65 times 0.8. Okay, 0.85, yung F prime C na is 27.5. Yung AG, or gross area, is 450 times 450. And then, yung area of steel is 8 na 28. Ito yung area niya, 4926.02. Okay, plus 414 times 4926.02,
Ang makukuha natin dyan, converted to kilonewton, is 3462 kilonewton. So, yan na ngayon yung design axial load ng column na to. Another one to check is yung ties natin. So, since yung ties is 10 mm and then yung main bar is 28, so okay yung ties niya. Hindi ko na-check. So, okay yung ties na. I-check na lang natin yung spacing. So, yung provided spacing is 250. I-check natin yan with the code requirement. So, dapat ito. Yung spacing of ties must not exceed the least or yung pinakamaliit sa tatlo. Una is yung 16 times the longitudinal bar. So, 16, yung main bar is 28. So, 16 times 28, that's 448. Next, 48 times tie or wire diameter. So, 48 times 10. Yun. So, 480 mm. And then last, yung least dimension, which is 450. So, since 250 is, since exceed, sabi niya, hindi niya dapat lalagpasan sa pinakamaliit. Ang pinakamaliit is 448. E, 250 to. So, ibig sabihin, okay yung spacing is less than the maximum spacing allowed by the code. So, okay siya. Okay, so ganito lang yung analysis. So, una is check mo yung steel ratio kung pasok. Second, calculate yung design strength and then yung ties. Okay, so this is ito yung design analysis problem for tight columns. Okay, next yung about pag spiral naman. So again yung example number 2 is analysis pa rin. Okay, check natin yung capacity nito kung adequate ba siya. Okay. So yung main bar natin is 25 mm. Titingnan natin kung adequate siya. So ang expected na bubuhatin nito is 2400 kilonewton. Okay? So assume small eccentricity, big sabihin short column, eccentric column 'yan. Check, we will also check the spiral kung adequate. Kasi yung spacing nito is 10 mm at 50. So, okay na yun. Kasi within 25, mas malalaki sa 25 and mas maliit sa 75. So, yun. So, ang gagawin natin main bar is 25. So, okay yung 10 mm na ginamit dito. So, let's start with the steel ratio. Yung steel ratio natin, 5 na 25 mm. So, yung area ng 5 pitong 25 mm is 3436.10 mm squared. So, steel ratio is AST over AG. So, 3436.10 over area of concrete. So, 380 yun. So, pi over 4 times 380. So, 0.0303. So, okay siya. So, okay naman siya. Okay, okay na tayo sa main bar. Okay, calculate yung design axial load natin. Titingnan natin kung kaya niyang buhatin yung 2,400. So, yung PN for spiral is phi 0.85 multiplied by ito. Ang phi natin is 0.75. So, 0.75 times 0.85, substitute lang natin to. Okay? Purely substitution lang to kasi nandito naman na yung na-compute natin yung AG, which is ito. AST, meron na rin. 414 times AST. So, yung makukuha natin converted to kilonewton is 2545.7. Ang, ito yung kayang buhatin ng kalam. Ito yung bubuhatin niya. So, ibig sabihin, since mas malaki yung design capacity ng kalam, yung kalam natin is adequate to carry yung ultimate axial load na 2,400. Okay, so ganun lang yung analysis. So, mas malaki yung capacity ng kalam kesa sa expected na bubuhatin. Okay, next. Check natin yung spiral steel. Okay, yung 10 mm is adequate for 28 kasi within the code naman. So, less than, within 28 naman is less than 32 pa rin. So, ang 10 mm is okay na yan. Now, yung steel, spiral steel ratio kasi meron tayong minimum and actual. Okay, unahin natin yung ito yung formula kasi natin. Okay, balik tayo dito sa formula. Meron tayong minimum and actual. So, dapat yung actual steel ratio natin, ito,
should be greater than the minimum spiral ratio. Ito. Okay? So, balik tayo dito. So, yung DC, okay, balik tayo dito sa module natin. Ano ba yung DC? Yung DC is diameter of the core. So, kung ito yung main bar natin, i-zoom ko lang. Yun. Yan. Yung DC na yan is, kung ito yung outside, ito yung diameter, yung DC is outside to outside. Yung DS naman is naka-refer dito sa gitna. Okay, gitna. Gitna nung spiral. So, yung DS muna ngayon, yung DS dito is DS minus yung paano ba i-represent yung spiral diameter? ASP ko na lang. Ay, wait lang. Dapat mali-mali to. Yung DS is equal to DC minus tie diameter. Okay, tie diameter na lang. Kasi gitna to gitna yun eh. Gitna to gitna. Yun. Ito, gitna from gitna ng tie diameter. So, half nyan, di yung buo lang din ng tie diameter. Yun. So, yung DC is 380 minus yung concrete cover. So, yung minimum concrete cover sa columns is 40. Kaya 40 to. E kabilaan yon. So, dalawang 40. So, 380 minus 40 minus 40, that will give 300 mm. Yun na yung diameter of the core. Although, hindi sinabi dito yung cover nung eto. Pero, minimum cover for columns sa sinabi ng code is 40 kasi. 40 mm. So, kaya 40 to 40. Na yung area of the core. Okay, yung area of the core is ito. Okay, manggagaling yan sa, yun, pi over 4 times 300. Okay, DC to, makukuha mo yung area, diameter of the core, area of the core. Next, yung DS, okay, DC minus spiral diameter, or 300 minus 10, which will give 290, makukuha mo rin yung, makukuha natin ngayon yung minimum steel ratio, which is 0.45, yung AG. Ano ba yung AG? Okay? Yung AG is gross area over area of the core minus 1 F prime C over Fy. This will give you 0.0181. Ito yung minimum spiral ratio na dapat ng code natin. Okay? Minimum steel ratio. Dapat, check natin yung actual steel ratio. Kasi actual spiral ratio. Spiral steel ratio. So, yung actual naman is ASP times pi DS. Ano ba yung ASP? Yun yung area ng spiral diameter natin. Or yung cross-section area ng spiral reinforcement natin. Spiral, yung ring, yung paikot. Ito. Ito mismo yung ASP natin. Okay? So, substitute lang natin. 10 mm yon. So, pi over 4 times 10 squared times pi times DS. Yung DS natin is 290. So, pi over 4 times DC. Yung DC is 300. And then, yung spacing na binigay, spacing is 50 mm. Saan nang galing tong formula na to? Balik tayo sa module. Okay? Ito yon. Okay? Yan yung S. Yung S dyan is yung spacing provided. So, yung actual spiral steel ratio is 0.0202. Since mas malaki siya, yung spiral steel ratio is greater than the minimum spiral steel ratio. So, okay yung reinforce na natin, spiral diameter natin. So, pag okay na yan, so, pumasa lahat. Okay siya sa longitudinal steel. Okay siya sa design axial load. Okay din yung 10 mm. Then, okay din yung spiral steel ratio. So, ganun lang yung, mag-analysis sa short columns. Okay.
Yung first two exam mo, yung 1 and 2, are actually analysis problems. Yung number 3 ngayon, ito na yung design problems. So, design is square tied column. So, square. To carry axial service loads of 1423 kilonewton dead load and 845 kilonewton dito dead load. Ay, live load. So, walang moment. Short column. And then, initially, use steel ratio na 3%. Okay? Use steel ratio na 3%. So, F prime is 28, FY is 414, and gagamit tayo ng 25mm na main bar. Now, para saan tong steel ratio natin? So, magagamit natin yan sa pagkuha ng trial area natin. So, let's say ito yung square tight column natin. Let's say ang dimension niya is B and B since square naman yon. So, una, kunin natin yung expected axial load, yung bubuhatin. Okay. Since service loads to, i-convert natin to ultimate load. So, yung 1.2 dead load plus 1.6 dead load. So, simple calculations lang naman to. So, yung ultimate axial load na bubuhatin is 3059.6 kilonewton. Okay. Since ang gagamitin natin is steel ratio is 3%, di ba meron tayong pwede nating makuha yung dimension using this steel ratio. So, yan. Yung trial area natin, okay, ito yung trial area natin for tight columns, inirearrange mo lang yung formula. Okay, inirearrange lang to. Ito yung spiral yan. Ito. Okay? So, ito pa rin yan. Pwede mong gamitin to. Pero, i-convert yung... Kaya naging 1 minus rho g lang yon kasi i-represent natin yung rho as AST over AG. Okay? Kaya 1 minus rho to and then FY over rho g to. Okay? Yun. So, yan na yung trial area. Balik tayo dito. So, meron ka ng TU, makukuha mo na ngayon yung trial area. So, AG, using 3% as our steel ratio, yung steel ratio dito, rho G, substitute mo lang yung 3%. Curl substitution na lang to. Baka magkamali lang dun sa phi. Ang phi natin is 0.65 for tight columns. Yun. So, makukuha mo na ngayon yung AG. Since square naman to, para makuha mo yung B, ang square column natin, okay, ang dimension is 407. Okay? Kaya lang, wala namang inactual, wala namang 407 na dimension. Usually yan, multiples of, especially pag mga old foreman, usually kasi nasa ganun sila, gumagamit sila ng, sa dimension, gumagamit sila ng inches. Okay? So, usually, nasa multiples of 25 yun. So, yan. So, instead, so, ang gagamitin natin, since pwede namang 425. Okay? So, for the meantime, gagamit na lang tayo is sabihin na lang natin 450mm. Okay? So, multiples of 50. Pwede nang multiples of 25. So, depende sa trip mo. Pwede rin naman 425 to kasi 407 lang naman to. Pwede na, okay lang na 425 ang gagamit. Pero gagamitin, let's say, 450mm na lang. Okay? Asa, gawin natin multiples of 50. So, yung dimension na ngayon, okay, yung B mo is 450mm. Okay, next step is, gagamitin natin yung computed dimension natin to calculate yung new steel area natin. Okay? Okay, makukuha natin ngayon yung, okay, since tinaasan natin to, yung steel ratio natin dapat bababa. Kasi if you compare, mas maganda ito, lakihan mo na lang ito yung dimension ng concrete kesa dumami yung steel area mo. Kasi mas mahal ang bakal kesa sa concrete kung tutusin. So, yun. So, using this dimension, kukunin natin yung bagong steel area. So, paano natin kukunin yun? So, balik tayo sa original formula. Okay, meron ka ng dimension, AG. So, ang unknown na lang dito is AST kasi meron ka ng TU. So, substitute mo lang, makukuha mo ngayon yung AST.
Ito naman yung EST mo, 2727.70 mm². And then if you're going to check yung steel ratio, ρg, papapansin mo, less than 3% na siya. Okay lang yan kasi within the code limit pa rin naman. Anong indication nito? Bakit ko kinompute yung bagong bagong steel ratio? Kasi the tendency is pag ginamit mo yung ρg na 0.003%, di ba ang magiging AST mo is, so magiging 450 squared times 0.003. So magiging AST is 6075 mm². Sobrang laki na nito. Okay? Malaki na yan compared dito. So, kaya pinili ko yung kinompute yung bagong EST. And then, chicheck mo naman. Chicheck mo ngayon using this steel ratio. Ang steel ratio is 0.0134. Baka sabihin nyo, baka hindi niya na kaya yung load na 3059.60 kasi bumaba na yung EST. Check natin. Okay? So, check natin using this EST. Ay, te, makukuha niya pa rin yan kasi in-equate nga natin eh. Okay? So, you don't need to check. Matiyaga naman. So, kukunin natin yung number of 25 mm. So, para makuha mo yung number of 25 mm, yung total area na AST 2727 divide mo by yung number o ay yung area ng isang 25 mm. Yan. So 5.55. So wala namang 0.55 na bakal, ano? 'Di ba yung buo? 'Di ba 'to yung buong bakal? Eh 0.55 yun. Ay, ito lang yung kukunin mo. Alangan, ito lang yung kukunin mo. Ito wala na. Hindi naman pwede yun. So ang kukunin mo is buo. Yan. Diba sabi natin for tight columns, dapat minimum is 4. And yung number of bars should be even. Ayan. So the next even numbers, 5.55 is actually, gawin na lang nating 6 pieces. What if? What if? Ang lagay mo ang nagkaw nating sagot is 4.75. This is tricky. So 4.75. 'Di ba kung raround natin 'yan is 5. Kaya lang sabi ng code dapat minimum number of 4. Pag 4 naman eh kulang na kasi 0.7 masyadong malaki yung 0.75. Pero kung raround mo 5, kaya lang paano mo siya i-arrange? So the next number is even number, kung 4.75 na kuha mo, the next even number is 6 pieces. Okay? So, yun. So, 6 pieces yung sagot natin. Please ko lang mga ito. Kasi hindi naman kailangan. So, ganun lang yung sa design problems. Okay? So, kirin siguro doon kung bakit nag-recompute tayo ng EST dito. So, yun. Okay. This is for tight columns. Next naman. Okay, next is yung spacing of ties. Maximum spacing of ties. Ito pa rin. So, pipiliin mo dyan is yung pinakamaliit. Spacing of ties, the maximum should not exceed 16 times 25 is 400. 48 times 10 is 480. And yung least dimension is 450. So, ang governing dyan, maximum is 400 mm. Okay, next. So, ito na ngayon yung detail natin. So, 450 by 450, 6 na 25. And then, nakalimutan natin yung spacing dito. And then, yung maximum spacing nung ties na to,
is 400 mL. Okay, so next example number 4. Design pa rin to. Design a circular column, yun pa rin yung loadings. Kaya lang gagawin natin siyang spiral. So, yun pa rin yung previous problem. Kaya lang, ito pa rin yung load natin. 3059.6. And then, kaya lang, magbaba ngayon, determine the dimension force of square tiled column. Sorry, pakipalitan to ng spiral by spiral can. So, spiral na yung gagamitin natin. So, circular na siya. So, yung AG, ganun pa rin yung formula. Kaya lang magbabago is yung phi. Kasi ang phi natin is 0.754 circular column. So, again, initially, yung gagamitin natin is 3%. Pero this time, gagamit tayo ng 20 mm. Okay, so, ang makukuha mong gross area ng concrete is 135,170.7. So, since area ng spiral naman or circular, makukuha mo yung diameter ngayon ng kalam mo. So, 414.9. Again, dito ulit, 414.9. So, let's say ang D natin, multiple of 50 pa rin. So, say D is diameter ng spiral mo ngayon is 450 mm. Okay, next. So, yan na yung D natin. Again, kukunin natin yung steel area. Kukunin natin yung steel area. So, ito pa rin yung formula. Isasubstitute lang natin yan. Yung 30.59, makukuha natin yung AST. So, yung AST is 2599.04. Check natin yung steel ratio kung pasok pa rin siya. So, 0.01, 0.0163, okay pa rin siya, pasok pa rin sa 1% na minimum and 8% na maximum. Next, okay, yung number of 20 mm diameter bars. So, yung number is, compared to yung total AST divided by yung number of 20 mm, 8.27. So, ilang piraso ngayon? So, gagawin natin 8.27, let's say 9 pieces. Regardless kung even or odd numbers tong 9, since spiral naman siya, pwede mo siyang i-arrange symmetrically. Kahit 9 pieces. So, pag spiral, even or odd pwede. So, next whole number dito is 9 pieces. Okay? And next, yung step 5 natin, kukalculate natin yung spiral. Okay, kasi kasali sa design yon yung spiral reinforcement. Ano yung magiging spacing? Okay, so minimum cover is 40, specified by the code. Ang gagamitin natin, since 20 mm to, ang gagamitin natin is 10 mm. So, ito yung pitch natin. Di ba meron tayong, ito pa rin yung diameter, kukunin natin yung area gross, and yung this is 450 minus 450 yung diameter of the core, and then yung AC, area of the core, and then yung DS is 370 minus 10, which is 360. Now, di ba meron tayong minimum? Now, since ito yung minimum, ang gagawin natin, i-equate natin yan sa compute mo natin yung minimum. Okay, 0.45, 159,040. And yung AC is area of the core is 107. Check na natin. Pi over 4 times 290 squared. 66,052. Mali ito. Malitong part na to. 66, mas tama to. So, 66,052. mm squared. Mali yung, siguro naka-copy-paste ko. Okay, mali yung AC, tama itong nandito sa formula. So, 0.45 AG minus over AG over AC,
minus 1 f prime c over fy. So, makukuha nating minimum is 0.0146. Since meron tayong actual, di ba meron tayong formula, so yung maximum spacing ng pitch of this spiral can be found by equate natin ngayon yung actual spiral ratio sa minimum spiral ratio. Okay? Equate natin. Di ba ang formula ng actual is ASP as pi ds. So, ang gagawin natin, para makuha natin yung spacing, eto, yung pitch spacing natin, i-rearrange lang natin itong formula na to. So, maging S, so maging ASP times pi ds, pi over 4 times dc squared, and then, spiral ratio naman dito. Kaya lang, yung spiral ratio magiging equal siya sa spiral ratio na minimum, which is 0.0146. So, yun, substitute lang natin. So, pi over 4 times 10 squared times pi times ds is 360. Pi over 4 times yung dc, 370, times yung minimum spiral ratio. So, 0.0146. So, ang makukuha natin spacing is 56.60 mm. So, or sabihin na lang natin 50 mm. Or pwede naman, let's say ang choices is A, 60 mm, B, 55 mm, C, 50 mm, and D is, ano kaya? 65 mm. Okay? So, pag multiple choice ang exam, let's say meron kang nakuha ang spacing, ito. And then, okay? Dalawa dyan ang pwede, dalawa din ang hindi pwede. Kaya lang, sa multiple choice, hindi naman pwede yung dalawang sagot. Yung best, kasi sinasabi nating best. Yung best answer. So, pag reinforced concrete, ang tinitignan natin is yung strength and economy. Okay, yung economy pertains to prices or cost. Okay? So, mauna tayo doon. So, ang actual, for the meantime, let's say hindi pa natin ni-round off to. For the meantime, wala mo na yung 50. Let's say, nakuha natin spacing is 56.6. 56.6 yung spacing. Now, we have four choices. 60, 55, 50, and 65. Look at the choices. Ibig sabihin, yung actual. Pag tumaas pa dyan, yung spacing, ibig sabihin, tataas to, lesser yung strength niya. So, ito dapat yung pinaka-maximum yung spacing. Since 60 to, hindi na to pwede. Kasi lumagpas na siya dito eh. Yung 55, o pwede pa kasi 56 naman yon. So, pwede pa yung 55. Yung 50, pwede din. Yung 65, hindi rin pwede. Okay, okay na tayo sa strength. Now, how about the economy? Kapag 55 ang ginamit nating spacing, mas lesser yung materials. Kasi 56 naman yun. So, pwede yung 55. Pag 50 naman, closer, mas malakas siya. Kaya lang, mas magastos. Kumbaga, ito yung logic nun. Kumbaga, meron kang candy. Bibili ka ng candy. Candy A, candy B. Itong candy A, ang presyo niya is 50. Itong candy B is 25. Pero, yung candy A and candy B, same satisfaction, same content, same yung quality, kumbaga parehas lahat. Ang pinagkaiba lang nila is presyo. Kung ikaw ang bibili, ano yung pipiliin mo? Yung A or yung B? Okay? Kung wise ka, if you can get yung best, okay? Kung parehas lang naman sila ng quality, why bibili ka pa ng 50 eh mapapagastos ka when you can buy yung B na mas mura. Ganon din sa reinforced concrete. So, apply natin yung logic na yun. So, let's say pwede naman yung 55. Kasi 56 nga yung limit eh. Pwede rin yung 50. Kaya lang, dito sa 50, mapapagastos ka. Where in fact, you can achieve yung the same strength sa 55 mm. So, in short, in terms of economy,
Pasok to, ito, hindi. So the best answer is actually B, 55. Pero let's say ang may sinabing hindi siya multiple choice, problem solving. Let's say ang spacing mo is multiples of 50. So the next multiple of 50 na mas maliit sa 56.6 kasi hindi ka pwedeng lumagpas dito eh. Hindi ka pwedeng lumagpas dito sa may actual spacing na to. So the next logical answer is 50mm. Let's say ang multiples is 5. Ginawa niyang 5. Ayun, pwede yung 55. So, okay? For the meantime, ang sagot natin, ang ganun natin is 50. Okay, yung 50 ngayon, iti-check mo ngayon kung pasok siya sa pasok siya sa code requirement. Okay, yung code requirement kasi is sabi ng code, dapat yung spacing mo hindi bababa sa 25 and hindi rin tataas sa 75. Eh, 50mm yun. Eh, pasok siya sa code limit. So, ang spacing natin is 50mm. So, ito na yung detail niya. So, 9 na 20 and then 10mm na spiral, spacing niya, spirally is 50mm. Okay? So, ganun lang pag mga analysis problems. So, meron tayong additional topic sa columns, ano pag may merong moment. So, that will be a separate topic for short columns. So, yun lang. If you have questions, you're free to message me in my messenger account kung may tanong kayo and may hindi clear dito.